Ang Katmon ay isang probinsya ng Cebu City. Makikita ito sa bandang norte ng syudad. Mahigit 2 oras at may 57 kilometro bago makarating dito kung manggagaling ka ng Cebu City. Isa ang tinubhan poles ng Barangay Tabili Road, Katmon, Cebu, ang dinarayo at pinapasyalan para makaligo sa malinis na tubig na ito na nagmumula sa itaas ng kabundukan. Ang magandang tourist attraction at dinarayo ng marami ay nabalutan ng trahedya. Mula umaga hanggang tanghali ng tapat ng September 26 ay mayroong mahigit na 30 tao ang naliligo sa poles na ito. Habang nasa 100 daw ang nasa paligid ng poles na nagpipiknik. Ayon sa ilang naroon, wala naman daw pag-ulan noong tanghaling iyon. Binanggit din ng caretaker na may posibilidad na biglang bumaha kapag umulan, kaya sinabihan ng mga turista na maging alerto. Alauna ng hapon, bigla-bigla na lamang rumagasa ang tubig ng putik. Makikitang tinangay sina Jaisal Alastra at ang 7 taong gulang na anak nitong si Princess. Nakatungtong naman agad si Kent Monterola, 17 years old, at sinundan ng tingin ang mag-ina. Pero hindi na niya nagawang tulungan dahil maging siya ay natrap na sa gitna. Agara namang umaksyon ng mga tao sa gilid at inihanda ang lubid at kahoy upang masagip si Kent. Ngunit sa kasawiang palad ay agad din itong tinangay ng rumaragasang tubig. Kinagabihan, natagpuang wala ng buhay si Kent sa Barangay Corazon. Habang Lunes ng kinabukasan, natagpuan ang katawan ng 7 taong gulang na si Princess sa Barangay Duyan. Sa ngayon ay pinaghahanap pa rin ang ina ni Princess na 32 years old. Dahil sa insidente, pinalalahanan ng Office of Civil Defense ang may-ari ng resorts at LGU sa lugar na maging alerto. Sa pahayag ng National Disaster Risk Reduction and Management Council na may responsibilidad ang mga ito sa publiko, inatasan ang Cebu Police Provincial Office ng Katmon Municipal Government ng pagsasara ng tinadhan poles sa turista.